Ngayon po nasa ating linya si Justin Jericho Susito, ang Public Information Officer po ng Batanes at Provincial Administrator. Sir Justin, good morning po ulit, Sir Justin. Ah, magandang umaga po, Sir Ted, at saka kaya DJ Chachas at sa lahat po ng kapakinig mula po dito sa Pasco, Batanes. Kami po'y tumawag ulit para kayo kumustahin dyan, Sir. Kumusta po kayo? Ay, ito po, Sir, maayos po yung panahon dito. Mahangin, medyo may hangin pa rin po, pero wala na pong ulan. So, papalayo na po ng papalayo yung bagyo at unti-unti na pong gumaganda yung panahon dito sa Batanes. Ay, salamat po naman. Pero, Sir, hindi po ba't, ano, sabi nyo kahapon, mga 2 p.m. yung critical time dito nga po sa paglapit nitong si Betty. Ano ho nangyari kahapon? Wala ho naman po tayong major na ano na pinsala. Bahagyang lumakas yung hangin po at saka yung ulan, although pa bugso-bugso lang, pero so far naman po sa pag-iikot namin kahapon ni Governor Crico, nagkaroon na kami ng initial na ocular nung mga alas 4. Nakakatuwa naman po ibalita na wala naman po kaming nakikitang so far na damages o pinsala sa mga ari-arian or any infrastructures. Ang nakita lang namin mukhang itong bagyong ito ay nagkaroon lamang ng pinsala sa aming agriculture sector, sa mga pananim. So kaya ngayong araw po ay iikot na po yung aming mga rapid damages and needs assessment team o RDANA para i-assess na po kung ano po yung extent ng damage lalo po sa agriculture sector. Ay, salamat po naman kung ganon. Walang natumbang poste, walang nasirang infrastructure, wala po? Wala naman po. So far, wala pong reported na mga natumbang power post or mga kabahayan po. Okay naman po, Sir. Ay, praise God. Sige po. So, yung pong flights dyan, anong balita nyo ho para doon sa mga stranded din po ng mga turista o mga turista ang gustong dumalaw dyan? Asa ngayon, wala pa po kaming balita kung kailan magre-resume yung flight. Wala pa po silang wala pa pong advisory yung Philippine Airlines. Pero usually po kasi pag ganito, baka mga 3 days pa kasi medyo mahangin-hangin pa, Sir. So, depende pa rin po yan sa mamaya sa hangin kasi mahirap kalaban yung hangin sa bandang Batanes po. Hindi pa ho nakabiyahe yung pong naghahatid ng petrolyo para sa inyong power supply dyan. Ay, hindi pa po, Sir. Malalakas pa po yung alon. Matataas pa po. Nasa 5 to 7 meters pa rin po. So, sana po gumanda na lalo yung panahon para makabiyahin na. Ito nga po, Sir Ted, kakabalik lang yung power. Nagkaroon ng delayed doon sa pag-resume ng power ngayong umaga at nag-ayos pa sila ng mga connection po ng aming napukor. Apo, but so far ho naman, ang magandang balita po, maliban na lang ho doon sa inyo nga pong aalamin pa na danos po sa agrikultura, everyone is safe in Batanes, no? Yes po, opo, everyone is safe naman po. Wala po tayong reported na mga nasirang bahay, so wala rin po tayong casualty, wala rin pong injured. Ito lang po talaga talagang affected po siguro nito is yung ating mga magsasaka at saka mga isda. Opo, kami lang po interesado malaman, hindi ho ba't nagpadala na ho sa inyo ang DSWD before pa ho dumating nga itong bagyo ng mga relief packs? Yes po, opo. Meron na po kami dati pa. Nasa 6,000 mahigit po yun at naka-preference sa lahat ng munisipyo. At meron pa rin po silang ipapadala nga another 6,000 plus, pero hindi lang po na ipapadala pa dahil sa mga ng panahon. Pero meron kami sa probinsya ngayon 6,000 mahigit, Sir. Opo, kapag ho ganyan, Sir, and hindi naman po sa tayo po naghihintay, di ba, ng mga kalamidad. Kapag ho ganyan, ano ang disposisyon ng gobyerno? Kasi may mga expiration din yan eh. Opo, usually po talaga pinamimigay yan pagkatapos ng bagyo sa mga pamilyang naapektuhan. Pero kung mga ganitong cases, tapos usually po ang ginagawa ni Cove kasi sinisigurado niya na lahat ng pamilya mabibigyan kasi wala naman po nga pinili yung bagyo kung tutusin. Pero susundin pa rin po namin yung guidelines ng DSWD pag yung mga ganito na hindi naman talaga naka-apekto masyado yung bagyo, ipapa food for work po yan after 3 months po yun bago, para iba food for work. Opo, kumbaga may gagawin po itong inyong kababayan and then tatanggap siya nito nga pong food pack na ito, no? Food for work po, program. Yes, okay. Kasi hindi naman po pwedeng maiwan lang doon na maghintay ng bagyo kasi may expiration na po. Yes, okay. Sige po, Sir Justin, muli po salamat na marami sa inyo pong panahon sa amin and we are so glad. Ano ho, kami po yung naggagalak na malaman na kayo po dyan sa Batanes ay ligtas. Salamat po, Sir. Maraming salamat po. Thank you po and praise God po. Thank you. Apo, thank you. Good morning po, Sir Ted at Ma'am Chacha. Yes po. Sir, kamusta na po ang sitwasyon dyan na ang panahon po dyan ngayon sa Cagayan? Makulimlim lang po pero wala namang gaanong hangin. Wala na rin pong mga pag-ulan?
Wala na po. Oo. Kamusta naman po yung mga relief goods? Na ipamahagi pa rin po ba ito kahit na hindi masyadong malakas po yung naging pag-ulan dyan? Yes, ma'am. Automatic po yun. Every time na mag-evacuate po tayo ng mga tao, binibigyan na po natin kaagad. Binibigyan na po ng pagkain, sir. Yes po. Oo. Sir, sa ngayon po, sir, yung pong mga mangangisda po natin, napayagan na, po, na rin po ba natin silang makapaglayag ngayon? Hindi pa po, ma'am. Ah, hindi pa rin po. Oo. Siguro pinakamagandang tanongin kaagad dito ho kay Ginoong Rapsing. Sir, ano ang inyong assessment? Opo. Malayo na po si Betty dyan sa inyong area. Kumusta po ang assessment po on the ground? Well, back to work na lahat, Sir Tete. Okay. So, wala pong major damage reported maliban doon sa mga nasira na mga abandonadong warehouse, mga ganon? Yes po. Okay. Well, meron pa rin po kayong mga evacuees pero wala po kayong casualties o major infrastructure damage? Yes po. Wala kaming casualty at wala rin infrastructure damages po. Okay. Wala din po mga pagbaha, no? Wala po. Below normal level po yung ating Cagayan River po. Oh, ayan. Salamat po naman na marami. Sa agrikultura po, sir? Oh, nasa land preparation pa lang ang stage ng mga farmers natin, sir. Mm-hmm. Magsisimula pa lang ng cropping. Okay. Sige po. So we are safe na masasabi po na Cagayan is safe. Ano ho? At wala kayong masyado pong poproblemahin after ho na kayo ay maduluhan nito pong si Betty. Yes po. Okay, sige po. So sir, salamat po at sorry po sa aming mga istorbo sa inyo. Kasi gusto lang po namin makamustahin po kayo dyan. Thank you, Sir Ted and Ma'am Chacha po. Opo, yan. Siguro ho, nagpapahinga na si Ginoong Ruelly Rapsing. Salamat, sir, ha, sa inyo pong panahon. Kasi yes, nga, si kapag, opo, salamat po na marami. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.